How is the movement of PSEI or our local index under the Marcos Jr. administration? But first, this is not a political biases insights, but this is all about the economic data we have because the PSEI represents the 30 big companies here in the Philippines that tells a lot in our employment, GDP, and our overall economy. So first, ito po yung June 2022. So makikita natin na hindi pa man po naupo ang Pangulo, no? Bongbong Marcos Jr., makikita na natin yung market natin, index natin ay pabagsak because the confidence and the market sentiments we had were definitely not that great or negative. Kasi makikita natin na, syempre, no, most commonly, hindi pabot. So makikita natin yung confidence ng market bumagsak. Pero in the next proceeding months, tumaas naman ito from July, no, to makikita natin dito to August. Pero pagdating po ng bear months no September, October, bumaba naman ito because they performed or started to raise interest rates and performed what we called as quantitative tightening, raising interest rates that affect a lot of business owners, definitely the big corporations, to slow down their financial performances in their businesses. Kaya naman yung mga investors, medyo bumagsak muna yung market dito. Pero makikita natin yung bear months din, no, from October, November, December 2022, ito po yung pace na pataas yung market. So again, ha, pagkapataas ito, it represents a lot in our economy na yung employment, yung GDP and the overall well-being of our economy ay pataas din. So, ito, most commonly kasi, syempre, bear months, no, yung pagpapadala ng ating mga kababayan Pilipino, no, tumataas yung ating GDP, GNI, that contributed a lot to what? Overall economic growth. Pero, ngayong, ito, 2023, January to October, no, magno-November 1 na po tayo 2023 kinabukasan because as of this moment I'm recording this video, no, on October 21. Pero makikita natin dito na they started kasi what we call as monetary policy action, quantitative tightening, na continuously they are increasing interest rates that have caused higher cost of borrowing. So yung mga investors, businesses ay declining yung market pace as of now, no? At yan ay makikita natin kung yung sentiment ng market, kasi malapit na pong mag, again, November, December, magtatapos na naman po ang taon ngayon, saan nga ba papunta ang ating PSEI? Kasi naturally, no, in the first year, talagang volatile po, no, yung galaw ng market. Pero on the second year, 2023, makikita natin na hindi talaga gaano kaganda ang ating takbo ng economy at mataas pang ating inflation at marami bang factors ang nakakaapekto sa ating economy. Kumbaga, hindi lang ito. No, this is one of the measurements tools that we can take a look, no, para malaman yung galaw ng ating ekonomiya and definitely the businesses and investors we have in this country. So kayo mga ka-traders, no, and mga sambayan ng Pilipino, sa tingin nyo ba tataas na yung ating PSEI dahil yan pa nga ay nag-breakdown dito sa 6,000 levels? So again, this really tells a lot in our about our economy and about our well-being as Filipinos. So that's all. I hope it helps and comment nyo naman kung anong insights nyo, no? At sana po walang mag-away dyan sa comment section. And please give your insights and kumbaga solutions na lang, no? Instead of blaming someone, so let us create solutions to make the Philippines better. So that's all. Thank you, guys.